Grabe. Parang nahihilo ako. Atras ka na? Kaya ba? Dito, kung halimbawa gusto mong magpahinga, ay kailangan mong upo po para hindi ka ma-out of balance. So, dun kasi mayroon tayong nahawakan o nasasandalan na guardrails. Dito, wala na. Dagdag hamon pa, kasi may mga ganitong lupa na nagkalat dito sa hagdan. Delikado po yan at madulas apakan, kaya hindi lang sapat dito yung dahan-dahan. Dapat talaga ingat. Grabe, nakita nyo naman na dito lang tayo sa kanilang daungan nangingisda o namimingwit. Ito nga pala sa Sir Glenn Ray, siya po yung madalas na nangingisda dito sa daungan na itong dinagat. So mula dito hanggang doon, yung kanilang pinagpupwestuhan, kasi kung makikita po natin itong lugar mula sa taas, ay makapansin po natin ang malinaw at napakagandang tubig dagat. Kaya tinawag po ito na Barangay White Beach kasi noong una po, yun talaga na parang beach talaga na madaming ano, buhangin. Mm-hmm. Pero sa kalaunan, syempre nag-improve po tayo. So, kaya tinayuan na ng mga boulevard para mas ma-embrace ang pagbabago talaga. Pero dati talaga, ano, maraming naliligo dito, ganon. Pero ngayon, medyo natabunan na siya. Mm-hmm. Ito kasi ang Barangay White Beach, ang oldest, ano talaga, sa Dinagat Islands. 169 a year na naitayo. Ito ang pinaka-luma talaga na lungsod ng Dinagat Islands. Ayan, so ito po si Sir Jaylord Ramirez. Isa po siya sa mga kagawad na naka-position dito sa town proper ng Dinagat. So thank you, sir. Thank sa you. Oras, marami kaming nalaman tungkol dito sa inyong bayan. Bagamat sobrang ganda na itong bayan, ay hindi po ito yung ating destinasyon ngayong araw. Kasi mula dito, ay kailangan lang po natin mag-travel ng maybe 30 minutes papunta sa kabilang bayan na nakaharap na dun sa mga islang sakop naman ng Siargao. So ito po yung bayan na medyo kabaliktara yung kondisyon ng dagat. Kasi kung dito, mapapansin po natin na kalmado yung tumig dagat kahit na ganito yung panahon, dun sa kabila ay kabaliktaran po. Makikita po natin dun yung mga malalakas na alon. At maliban sa malalakas na alon, ay aakyatin po natin ang isa sa mga unti-unti ng sumisikat na tinatawag nilang Stairway to Heaven. Dahil nga sa ready na ulit tayo sa ating gagawing biyahe ngayong araw, kaya yan, pisa na kagad natin ang ating biyahe. Let's go! So, eksaktong alas 12 yung dating natin dito sa bahaging ito ng Cagdianao. Mula doon sa town proper ay nag-travel lamang tayo ng mahigit 2 minutes bago narating itong bungan o paanan itong kabundukan. So, dito, iwanan po muna natin itong ating motor kasi mula dito sa paanan na itong bundok ay lalakarin na po natin, aakyatin na po natin itong tinatawag nilang Red Mountain. Nakita nyo naman yung kulay na itong lupa. Ayan o. So, ito yung lupa na the best para sa mga ganitong root crops. Bagamat gustong gusto na itong ganitong root crop, itong lupa, hindi naman po ito gaanong maganda sa mga punong kahoy. Isa po yan sa mga daylan kung bakit parang kalbo itong bundok kung titingnan natin sa malayo. Ayan. So, kung dun sa malayo ay kulang lupa yung makikita natin dito, sa malapitan naman ay ito, brown yung lupa. Ayan o. Dito nga pala, kagabi ko pang pinag-iisipan kung itutuloy ko itong lakad kasi nga, bukod sa hindi ganun kaganda yung panahon, sobrang taas din ng bundok na akyatin natin. Tingnan nyo naman o.
At aakyatin po natin to sa pamamagitan nitong konkretong hagdan na kung tawagin ay Stairway to Heaven. So dito, una kong napansin, etong mga bagong tanim na puno. Yan o, yung may mga ganitong kahoy. At eto ay pinagtaniman na nila ng mga puno. So malaking tulong din etong ginawang hagdan kasi mas madaling ma-access etong bahaging eto ng bundok. At mas madaling makakapag-tree planting yung mga magpupunta dito. Ilang hakbang pa lang mula dito sa pinagparkingan natin, eh makikita na po itong napakagandang view. Tanaw natin yung town proper, yung mga kabundukan, yung isla, at etong malalaking alon. Ayan no, grabe. So excited na ako makita kung ano pa yung view na makikita natin dun sa taas. Kaya tara, let's go! Yung mga akyat dito, kailangan pong wag na wag niyong kalimutan na magdala ng tubig kasi siguradong uuhawin kayo dito. At sa mga akyat dito, siguraduhin lang natin na yung mga ganitong plastic na bitbit natin pataas, dala din natin pababa. Itapon natin ng maayos yung mga ganitong basura kasi nakakahiya naman kung yung basura lang natin yung makikita dito. Tingnan nyo. Wala pong gaano puno dito, pero mapapansin po natin yung kalinisan. Grabe ah. Lakas ng hangin. Tingnan nyo naman yung view. Ilang metro pa lang yung layo natin mula doon sa baba. Tanaw po natin itong bahagi ng dagat na mala Red Sea. Yun, tingnan nyo naman yung tubig oh. So hindi ko alam kung nangangalahati na tayo kasi hindi ko binibilang yung steps na ginagawa namin. Pag nakakaramdam kami ng pagod, tumitigil kami sa bahagi na itong hagdan. Tulad ngayon, pahinga muna. Kasi sobrang nakakapagod. Yan, napansin ko nga pala dito sa gilid na itong hagdan, itong bahagi ng bundok na ano to, bitak? Oo, sa tubig yan. Daanan ng tubig. So, maliban dyan, meron sa kabila at ito yung bahagi ng bundok na wala kang makikitang kahit anong halaman o punong kahoy. Kakatakot? Hindi kaya ito, sir, mag-landslide? Hindi naman, sir. Matagal na yan kasi ganyan eh. Paalala ko lang po sa mga kaibigan nating umaakyat dito, iwasan po sana yung pagsusulat o yung vandalismo dito sa parte na itong mga hagdan. Nakita nyo naman may mga pangalan sa bawat hagdan na hindi naman maganda tingnan para sa mga first timer o sa mga unang akyat dito sa hagdan. So panatilihin po sana natin yung malinis at maayos na kondisyon na itong stairway para mas ma-enjoy ito ng mga bisita at turista na papasyal dito sa taas. So nandito na po tayo sa bahaging ito ng hagdan kung saan nangangalahati na po tayo dito sa bundok. So etong kinatatayuan natin ay nasa mahigit 500 steps na ito mula doon sa baba. So kung kanina, mula doon sa una hanggang dito sa mahigit 500 steps ay madali lang. Nakakatakot man, pero dahil nga sa may guardrails, kaya
hindi ganun kadelikado. Pero mula dito sa bahaging ito ng konkretong hagdan, dito na nag-uumpisa yung mala Stairway to Heaven na hagdan. Tingnan nyo naman, walang hawakan at matarik pa. Dobleng hamon pa kasi malakas yung ihip ng hangin. Wala tayong pwedeng makapitan kung halimbawa maitutulak tayo ng hangin. So, tingnan natin kung gaano kadelikado umakyat ngayon na ganito kalakas yung hangin dito sa taas. Una, hinayat pagtamakit. Baras, madalunot. So, narinig nyo yung paalala ko sa mga kasama natin. Salitang waray po yun na ang ibig sabihin ay mag-ingat sa mga buhangin na maapakan kasi madulas. Grabe. Parang nahihilo ako. Atras ka na? Kaya ba? Dito, kung malimbawa gusto mong magpahinga, ay kailangan mong upo po para hindi ka ma-out of balance. So, dun kasi mayroon tayong nahawakan o nasasandalan na guardrails. Dito, wala na. Dagdag hamon pa kasi may mga ganitong lupa na nagkalat dito sa hagdan. Delikado po yan at madulas apakan, kaya hindi lang sapat dito yung dahan-dahan. Dapat talaga ingat. Ang ganda tingnan itong view, pero kung halimbawang umpisahan mo ng humakbang paakyat, siguraduhin mo lang na huwag kang lilingon kasi nakakalula as in super. Whew! Grabe! Talaga namang nakakapanginig ng tuhod. Yung panawing nakikita natin habang paakyat tayo dito. Dito nga pala, mapapansin yung putol na yung hagdan. O hanggang dito na lang itong konkretong hagdan. At medyo malayo pa yung kailangan nating akyatin bago marating itong tuktok ng mundok. So mula doon sa baba, papunta dito sa dulo na itong hagdan, ay nasa 1,200 steps yung ating nahakbang papunta dito. Mula doon sa kalahati na itong 1,200 steps, ganitong hagdan na yung madadaanan natin. Wala ng harang, walang mga guardrails, may mga bahagi na gumagapang na kami dahil sa lakas ng hangin at sa tarik na itong hagdan. Yun yung sinasabi ko kanina na delikado din yung pag-akyat sa ganitong uri ng lupa. Kasi madulas, kahit na yung mga sapatos namin, dumudulas. Bagamat gusto ko pang umakyat sa tuktok na itong bundok, yung inaalala ko naman, baka umulan. Makikita nyo naman dito yung ulap. Oh. Parang nag-aantay na lang ng ilang minuto o ilang oras bago bumagsak dito sa bundok. Napaka-delikado kasi ngayon pa nga lang na tuyo yung lupa, madulas na. Paano pa kaya kung bubuhos yung malakas na ulan? Kaya para sa kaligtasan namin, hanggang dito lang po muna yung i-explore natin dito sa Red Mountain. So sa susunod, pag halimbawang madagdagan pa itong hagdan, paakyat dun sa tuktok na itong bundok, ay bisitahin po natin ito ulit at titingnan kung ano naman yung mga view na makikita dito sa kabila. So speaking of view, dito nga pala, makikita natin yung ilang isla na sakop na ng Siargao Islands. Yan o. Sa kabila, yung mga isla na naka-frontline na dito sa Philippine Sea, katabi ng Pacific Ocean. Yan, yung mga islang napapalibutan ng mga naglalakasan, nagtataas ang alon. At yung dulo netong Cagdianao.
sa bundok ng Red Mountain ay bumaba po tayo dito sa Cagdianao at nag-travel ng ilang minuto papunta dito sa Barangay San Jose, nasakop pa rin netong bayan. Yan. So dito, nag-enters po tayong puntahan at lapitan itong baybayin dahil nga sa, tingnan nyo naman, napakaganda ng alon. So dahil nga sa ganda ng alon, perfect para sa mga gustong mag-surfing. Kaya itong lugar ang pinakakilala dito sa Dinagat pagdating sa surfing. So sa katunayan nga, ilang beses na rin nag-held ng competition itong lugar na to sa mga gustong mag-surfing dahil nga sa gusto nilang ma-promote o maipakilala itong lugar bilang surfing spot dito sa Mindanao. Maliban sa magandang alon, pansin din po natin ang napakalinaw na tubig. Malakristal yung tubig dito. At yung buhangin naman, parang asukal na brown. Yun, no? So dito nga pala sa buhangin, isa sa mga napansin ko ay itong tinatawag nilang tayuha. So makikita nyo, parang jellyfish po siya na mayroong galamay. So yung galamay niya, ito po yung dumidikit sa kung sino man yung lulublob dito sa tubig. At itong galamay ay makamandag daw. Ano yung nagiging epekto niya pag halimbawang nasosobrahan ng ganito? Para maano yung balat mo ma-allergic. Hein? Napansin kasi namin walang ganong tao dito sa dagat. Dahil ba to dito? Oo. Pinagbabawalan nyo muna na lumusong sa tubig? Oo, sabi lang yung mga bata. Delikado sa mga bata. Kaya pala napansin namin na walang ganong tao na lumalapit sa tubig o walang taong nandito sa mismong dagat kasi dahil dito. Yun, yung mga bata, pinagbawalan na muna na pumunta sa tubig para maiwasan itong mga ganitong tinatawag nilang tayuha. Dalawa, tatlo, apat, yun, lima, anim. So mula doon sa pader na yun hanggang doon sa dulo, sobrang dami ng mga napadpad dito na kung tawagin nila ay tayuha. At dito daw sa tubig, mas marami pa yung mga lumalangoy ngayon. Kaya mapapansin po natin na walang mga tao na nagsuswimming, walang mga batang nagtatampisaw sa tubig, at walang nagsasurfing dahil po dito sa mga lamang dagat na to na kung tawagin nila ay tayuha.